Mga pare ko, ito na po yata yung pinakamahal na mineral base oil na nagamit ko. Itong Motol GP Power. Dahil ito po ay nagkakalaga ng 320 pesos. Kasi kalimitan po ng mga mineral base oil lamang ay nagkakalaga lang po ito ng 180 hanggang 200 50 pesos. Bakit kaya ang mahal na lang isa to at ano kaya ang meron dito? Pero bago po tayo dumako dyan, ay alamin muna po natin yung konting background ng langis na to. At unang-una po dyan ay itong Motol. Alam naman po natin, yung Motol ay gumagawa naman po talaga ng mga 4-stroke motor oil. And then kung makikita naman natin dito, meron siyang MotoGP. Ito po ay Grand Prix Motorcycle Racing. Kaya po pala meron po ditong drawing na nagkakarerang mga motorsiklo. So yung mga pare ko, ibig sabihin po ay nagkaroon po ng collaboration between Motol at MotoGP. So ito pong MotoGP na po na to ay Moto Grand Prix in Indonesia. Kaya po pinanganak itong langis na to. At ito nga po yung Motol GP Power. So ano po ba itong Motol GP Power? Para malaman po natin yan, ay alamin muna po natin yung kanyang specification at para malaman din po natin kung pasok po ba ito sa ating mga motor. At ang kauna-una nating alamin kung pang anong motor itong langis na to. Siya po pala ay pang 4-stroke motorcycle oil. Ayan mga pare ko. And then yung kanyang viscosity, meron po siyang 10W40. So multi-grade po to. And then yung kanyang Jaso ay MA2. So sa makatwid mga pare ko, itong Motol GP Power ay pang wet clutch na motor. Pero wag naman po mag-alala yung mga naka-automatic dahil itong Motol GP Power ay meron din pang automatic. At yan nga po yung Motol GP Matic. Ayan mga pare ko, ayan po yung kanyang langis. Itong Jaso MA2, ito po yung Jaso na makapit po sa inyong mga clutch. Umako naman po tayo sa kanyang API at meron po siyang API SL. Ang kanyang grade, yun nga po, hindi po siya synthetic, hindi po siya semi-synthetic, hindi po siya polysynthetic, kundi mineral grade oil po siya. Ano naman natin nalaman na mineral grade oil siya? Ayan mga pare ko, sila na po mismo yung nagsabi. Engine oil advanced mineral grade. O ayan yung kanyang specification at tingnan nyo na po kung pasok po ito sa inyong motor. Sabi ko naman sa inyo na kahit iba't ibang langis ang inyong gagamitin, kada change oil, basta sisiguraduhin lang po natin na pasok po yung kanyang specification sa nire-required ng inyong owner's manual o yung gumawa ng inyong motor. And then balikan na po natin kung bakit mahal itong langis na to, considering na mineral grade lamang siya. Unang-una po dyan ay ito, itong MotoGP. Dahil bukod po kay Motol, ay ginagarantihan din po tayo ng MotoGP na maganda po itong langis na to. Malawa dyan, yung brand na Motol ay sadyang kilala sa mga mamahalin langis dahil na rin po yan sa kanilang reputasyon na maganda yung kanilang napoproduce na oil. Kung ano-ano pa yung mga pinagagawa dito sa mineral grade oil na to at dinagdagan po nila ito ng additives. Dahil ang sabi ko naman po sa inyo na hindi lang po langis yung nagpapadulas at nagmapaganda ng langis, kundi ito po ay hinahaluan ng iba't ibang additives para gumanda. At base nga po yan sa na-experience natin sa paggamit ng langis na to. At ang kauna-una ko nga po napansin ay medyo nag-smooth po itong aking engine at madali pong maipasok yung aking kambyo. And then secondly is hindi siya masyado mainit sa makina. Kaya very good po siya sa mga long ride at sa mga semi-semi racing mga pare ko. So huwag naman po kayo mag-expect ng sobra-sobra na once na ginamit nyo po itong langis na to ay magiging ganito po yung performance ng inyong motor. Kasi mineral oil lamang siya pero kung di tayo satisfied dito ay pwede naman po tayo mag-try ng kanilang mga polysynthetic oil tulad nito at tulad itong pinakamahal nila. Kung maitatanong nyo naman po kung bakit ako napagamit ang langis na to, gumamit daw po ako nito, ay may experience ko daw yung world's greatest motorcycle racing event. Yan nga po, yung MotoGP, na kahit na daw po ako ay isang average user lang ng motorsiklo. Hanggang dito lang po yung aking video at maraming salamat po sa panonood. Paalam sa inyo mga pare ko. Paalam!